Mga kaibigan, mga kapatid, Ginoong Edmundo Makasalig Lahi. Ako si Commander Lahi. Nag-ubos ni Dallas kami. Ladies and gentlemen, do you know Reverend Father Don Edmundo Enrile Pamintuan de Makasalig Lahi, betterly known as Commander Lahi, codename Walang Atrasan, ang Haring Agila sa kagulat-gulat na kasaysayan na bumibira kahit na nag-isa, the secret Sultan Borky of Mindanao, holder of the biggest, most precious stone in the world, popularly known as a man of peace, but born enemy of oppression and injustice. He's a friend of the downtrodden Filipinos and the tongue of the unspoken little nobody, the needy, the poor, and the landless native of the Philippine archipelago. Implementer of the concept that credit must be given where credit is due by being aware of the fact that success and rewards in life will depend on how good is your dealings with other people. For it is being said, that a poor man is a dangerous man, but the hungry man knows no law and cannot think well for whatever future he may have unpredictable tomorrow. Commander Lahi is a socio-economic leader, tribal leader, singer, and a brilliant song composer dedicated to God, to the nation, and to his people. A scriptwriter, producer, and director of Emotion Pictures, first-class anti-communist and anti-terrorist radio commentator, a battle-tested freedom fighter, fourth dan martial art karate, original instructor of combat judo aikido, and a gold medalist awardee pistol shooting competition. He is a top lingual analogist and a linguist public speaker, the only naturalist in the world. He's also a doctor of divinity, a doctor in science of literology, a doctor of human behavior, and a doctor of Kabbalistic physiology, the only inborn lawyer in the God-made law expert in the universal built-in law, doctor in the eminent justice, and the international fiscalizer of the global jurisprudence, the only judicial expert and the secret power scientist of the new millennium. Commander Lahi is a brave Filipino traditionalist, defender of the sacred tradition of the great Filipino cultural heritage, the sixth generation of Datu Lapu-Lapu in Mactan, Cebu, royal heir of the traditional Raja Colombo, Raja Siawi, and Raja Buwayan, the ancient tribal kings of Mindanao. Besides, he is the last and final singing revolutionary messenger of the most powerful one and only living most perfect God of all gods, Lord of all lords, and the King of all kings, the non-spotted, incomparable creator of all things that exist visible and invisible, beneath and beyond in the universe. It's Jesus Christ, the unbeatable Savior at all times, yesterday, today, and forever. Ladies and gentlemen, please welcome Honorable Don Edmundo Enrile Pamintuan de Makasalig Lahi. Mga kaibigan at mga kapatid, kumusta po kayong lahat?
buhay na si Kristo. Buhay na buhay na si Kristo. Nagpakamatay lamang siya upang mabawi niya ako. Oh, oh, oh. Nabuhay siya muli at tumahan sa aking puso. Oh, siyang tagapaglikas ang buktong at buhay na Diyos. Walang sapat na kayamanan na maribay sa kikalitasan. Nagpakamatay siyang pusa upang tubusin ako. Sa dakila niyang pag-ibig pinatawag niya ako. Siyang may-ari ng aking buhay, ang dakilang tagapagligtas. Buhay na si Kristo. Buhay na si Kristo. Nagpakamatay lamang siya upang mabawi niya ako. Oh, oh, oh. Pasimula siya ang verbo, at ang verbo ay suma sa Diyos, at ang verbo ay Diyos. Ang pinakamagapangyarihang Diyos ng mga Diyos, Hesukristo. Ikaw ang ilaw ng aming mga paa at liwanag ng aming mga landas. Bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoon ka ng mga Panginoon at Hari ka ng mga Hari. Ikaw ang lumikha ng langit at lupa at sa lahat ng mga bagay na nakikita at hindi nakikita. Nanupat ang langit ng mga langit, siyang iyong tahanan. Ikaw ang walang dungis at kapintasan, at ikaw din ang nag-iisang pinakabanal at pinakasakdal na Panginoong Hesukristo na pinakamagapangyarihan sa lahat, na walang katulad at hindi matutularan, na ikaw rin ang walang kapantay at hindi mapapantayan magpakailanman, sabagat ikaw ang walang simula at wala rin katapusan. Ngunit bumaba ka dito sa libutan, nagkatawang tao, sa pinakamababang uri ng pamumuhay. Ikaw ay nagdusa at nagpakamatay upang mabawi lamang kami mula sa tiyak na kamatayan. Kaya ikaw, Hesukristo, ang aming tagapangalaga, tagapagtanggol, tagumpay at pagwawagi, pinakamabisang gamot sa lahat naming karamdaman. Ikaw ay nasubukan na ng libu-libong henerasyon sa apat na sulok ng daigdig, at nang dahil sa iyo ang kamatayan ay wala nang bisa, sapagat ikaw ang pinakadakilang tagapagligtas noon, ngayon at magpakailanman, sapagat ikaw ang buhay na walang hangganan. Kaya kami po ay umaasa na kami ay iyong ipagtatanggol sa lahat ng uri ng mga sakuna o kapamakan, at sa biglang kamatayan at sa lahat na masasamang tao, lalong-lalo na sa mga taong lumalapas tangan at nagnanais ng aming buhay, dahil sila ay nagagalit sa amin sapagat sinabi namin ang katotohanan na ikaw ang aming pinakamagapangyarihan na tanging bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, na may-ari, na walang katulad, walang kapantay, walang katapat, katakataka, kahangahanga, kamanghamangha, kagilagilalas, kagulat-gulat, kagimbal-gimbal, at kagilagilabot na kapangyarihan, upang wakasan, tunawin, durugin, at puksain ang kapangyarihan ng Diablo na lumalaganap at namiminsala nitong kapanahunan ngayon. Sapagat ikaw lamang, Hesukristo, ang nag-iisang pinakamagapangyarihang lalaki na kayang makapagbabago ng aming landas at sa takbo ng panahon. At ikaw lamang, Hesukristo, ang may mapagmahal na puso na kaya mong patawarin ang napakarami naming kasalanan. Kaya sana po, Hesukristo, kami ay magkakaisa sa isang panampalataya at isang pag-ibig upang kami ay maligaya na maglilingkod sa iyo, bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, ang nag-iisang pinakabanal at pinakasakdal na Panginoong Hesukristo mula ngayon at magpakailanman sa aming buhay. Amen.
mananali ako kay Jesucristo dahil sa at kahit sa dagat pa man, kanya ako ililigtas. Agad si Kristo ang dakilang Diyos ng mga Diyos. Makapagyarihan kahit sa ano pa man, sa puna at kapihatian. Pinakain niya ang mga ibon at mga hayop naman. Sila ay kanya pinaspasan. Kaya ako kalilimutan, nananalig ako kay Jesucristo makapagyarihan kahit sa sa kumna at kapihatian. Pagka ako ay mahal niya, di Jesucristo pinakadakilang Diyos ng mga Diyos. Kahit sa digmaan at kahit sa kamatayan pa man, kanya ako kapag yarihan.
sa akong naagabi hatian hanggang ako ay mahal niya. Di Jesu Kristo pinakadakilang Diyos ng mga Diyos at kanlunan si Kristo lang ang Diyos ng mga Diyos na walang hangganan. Aking kaligtasan kahit sa kamatayang paman, kahit sa yuli pa ng mga liyong, si Kristo ang Diyos ng mga Diyos na aking pangalan. Nadadalig ako kay Jesu Kristong makapangyarihan kahit sa ano paman sa kuna at gabi hati hanggat ako ay mahal niya. Di Jesu Kristo pinakadakilang Diyos ng mga Diyos at kanlungan.
kilala namin ang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos dahil sa'yo nagliwanag at isip namin magulo kaya Father thank you.
nakilala namin ang buktong at buhay na Diyos ng mga Diyos. Dahil sa'yo nagliwanag ang isip naming magulo. Kaya Father, lahi uulitin ko, maraming salamat sa'yo. Jesucristo para magtagumpay tayo sa lahat ng laban
anumang pagsubok na darating sa buhay natin, magtatagumpay tayo kung tayo lamang ay sumunod doon sa mga utos ng bugtong at buhay na Diyos Jesucristo na inutos sa atin ng bugtong at huling suko na si Father Lahi. Sabi sa Apokalipsis 3:10, sapagkat tinupad mo ang salita na aking pagtitiis, ikaw naman ay aking ingatan sa panahon ng pagsubok na narating sa buong sanlibutan upang subukin ang mga nananahan sa ibabaw ng lupa. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, itong lahat ng ito ay pagsubok. Kaya magtatagumpay lamang tayo sa lahat ng pagsubok kung tayo ay kumapit, lalo pang kumapit sa bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos Jesucristo at magsusumikap tayong sumunod sa turot-aral na itinuro sa atin ng bugtong at huling suko na si Father Lahi. Maraming panahon na dumating ang pagsubok sa buhay natin. Ngunit, akala mo, wala ka ng pag-asa. Akala mo, iniwanan ka na ng bugtong at buhay na Diyos Jesucristo. Pero di mo alam, nagtagumpay ka pa rin sa pagsubok na dumating sa buhay mo. Dahil hindi mo alam, tinalong ka pala ng bugtong at buhay na Diyos na mga Diyos, Panginoong Jesucristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Mayroong isang gabi na ako'y nanalig na kasama ko si Kristo Diyos na mga Diyos na aking tagapagligtas. Nakita ko ang mga bakas ng mga paanya sa mahirap na dinadaan ko. Sa ating pagkatiyan tungo sa mapangati na kaligtasan. Ang mga pang-aaral
Sa
sa akin na hanauna. Bighan ako sa dakong kangit-ngit, iya akong hikaplagan. Tungod si Kristo ang kinabuhi, wala'y katapusan. Sabat po sa inyong lahat. Ito po si Brother Elmer Del Castillo upang papuri paparangal sa bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Jesucristo na pinaka makapangyarihan sa lahat. Bundok ang aming tahanan, maligaya kami kahit kailan. Uminom kami sa bukal ng buhay, pagkat si Kristo siya sa amin ang nagbigay. Oh, kumakain kami ng mga sariwang dahon sa mga halamang pinagpalahan ng bugtong at buhay ng Diyos, si Yesu Kristo na dakila. Kahit anong kahirapan, amin ang nasubukan, pagkat ito ang daan tungo sa buhay na walang hangganan. Kaya kami umaasa kay Yesu Kristo sa tuwi-tuwi na, pagkat kami sa araw-araw ay pinagpalariya. Ang banal na bundok ang aming tahanan, maligaya kami kahit kailan. Uminom kami sa bukal ng buhay, pagkat si Kristo siya sa amin ang nagbigay. Oh, kumakain kami ng mga sariwang dahon sa mga halamang pinagpalahan ng bugtong at buhay na Diyos, si Yesu Kristo na dakila. Kahit kailan, hindi niya kami pinababayaan. Kahit may panganib pa, ipagtanggol kami niya. Kaya hindi masukat ang aming pagpapasalamat sa bugtong at buhay na Diyos na si Jesu Kristo. Ang banal na bundok ang aming tahanan, maligaya kami kahit kailan. Uminom kami sa bukal ng buhay, pagkat si Kristo siya sa amin ang nagbigay.
Kumakain kami ng mga sariwang dahon sa mga halamang pinagpala ng buktong at buhay na Diyos, si Jesucristo na dakila. Kaya kami ngayon ay hindi na mapapalisa, kahit may karamdaman pa, pagagalingin kami niya. Kami ay binigyan niya ng banal na langis ng buhay upang aming gamitin panglunas sa aming karamdaman. Ang banal na bundok ang aming tahanan, maligaya kami kahit kailan. Uminom kami sa bukal ng buhay, pagkat si Kristo siya sa amin ang nagbigay. Kumakain kami ng mga sariwang dahon sa mga halamang pinagpala ng buktong at buhay na Diyos, si Jesucristo na dakila. Kaya kami ngayon dumadayo kahit saan ng mga dako upang aming ipamalita ang kapangyarihan ni Jesucristo. Hindi kami tumitigil sa pagpupuri sa kanyang pangalan, pagkat siya ang aming Diyos na kailan may di matularan. Ang banal na bundok ang aming tahanan, maligaya kami kahit kailan. Uminom kami sa bukal ng buhay, pagkat si Kristo siya sa amin ang nagbigay. Kumakain kami ng mga sariwang dahon sa mga halamang pinagpala ng buktong at buhay na Diyos, si Jesucristo na dakila. Ng buktong at buhay na Diyos, si Jesucristo na dakila. Happy Sabbath po! Lang ang aking tanglad.
Salamat po. Kami sediang gumigising upang purihin ang pangalan mo. Pimasukan ang aming pagalakan na nakilala ka, Hesukristong Diyos ng mga Diyos. Pinakadakila ka sa aming buhay, Hesukristo na aming mahal, pinakadakilang Diyos ng mga Diyos na aming sinasamba. Kristong Diyos ng mga Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Pinupuri ka namin sa aming puso, pagkasa namin makapiling ka sa aming aming kinabukasan kapag wala ka, Hesukristo Diyos ng mga Diyos. Pinupuri ka namin sa gabi at araw, aming mahal na tagapagligtas, ikaw pa rin ang pinaka ang Diyos ng mga Diyos ng aming buhay. Kristong Diyos ng mga Diyos na pinaka makapangyarihan sa lahat. Pinupuri ka namin sa aming puso, pagkasa namin makapiling ka sa aming buhay. Kahit anong kahirapan pa ang dadanasin ng aming buhay, hindi ka namin itatakwil, Hesukristo, pinakadakilang Diyos ng mga Diyos. Ikaw ang lumikha sa lahat ng bagay, Hesukristo na walang katulad. Ikaw ang Diyos ng mga Diyos na may-ari ng aming buhay. Kristong Diyos ng mga Diyos na pinaka makapangyarihan sa lahat. Pinupuri ka namin sa aming puso,
pag-asa natin makapiling ka sa aming buhay. Pag-asa namin makapiling ka sa aming buhay. Mga kaibigan, mga kapatid, sa pangalan ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga Hari, ang pinakamanal at pinakasakdal na Panginoong Hesukristo na pinakamakapangyarihan sa lahat, na siya ang nag-iisang pinakamakapangyarihang lalaki na may-ari ng walang katulad, walang kabantay, walang katapat, katakataka, kahanga-hanga, kamangha-mangha, kagilagilalas, kagulat-gulat, kagimbal-gimbal at kabilagilabot na kapangyarihan. Kaya nagawa niyang likhain ang langit at lupa sa lahat ng mga bagay na nakikita at hindi nakikita, na ano pa't ginawa niyang tao mula sa likabok sa lupa ayon sa kanyang wangis, na ano pa't ang mababangis na alon sa karagatan ay umuyukod at lumuluhod sa taglay niyang kapangyarihan. Na siya pa rin ang nag-iisang pinakamakapangyarihang lalaki na bumaba dito sa sanlibutan, nagkatawang tao, nagpakahirap at nagpakamatay sa kalbaryo ng krus para lamang sa ating kaligtasan, at ito ay walang iba kundi ang ating pinakamamahal, ang bugtong at buhay na Diyos na mga Diyos, Panginoong Hesukristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ng bugtong at huling sugo nitong huling kapanahonan, ang hari na gila ng kagulat-gulat na kasaysayan, the eminent lawyer and the universal lawyer of the God-made law and the last and final singing revolutionary messenger of the most powerful one and only living supreme most perfect God of all God, Jesus Christ, walang iba kundi si Father Don Edmundo makasalig lahi. At sa pangalan ng kanyang kanang kamay na Silver Bell, at sa pangalan ng mga libu-libong banal na anghel na nandirito ngayon, binabati natin sila ng magandang-magandang umaga at happy-happy Sabbath day. At sa ating mga kapatiran, maging sa Luzon, Visayas at Mindanao, binabati ko kayo ng magandang-magandang umaga at happy-happy Sabbath day sa inyong lahat. Mga kaibigan, mga kapatid, nais lang po nating isalaysay o balikan yung ating mga nakaraan na nung umalis si Father Lahi, kung matandaan ninyo, doon nagsimula ang mga kaguluhan dito sa Back to Christ. Itong samahan po ito, ito po ang samahan na binuo ng huling sugo na si Father Lahi, na nagmula sa Mindanao at dinala niya dito sa Luzon. At nung umalis si Father Lahi, napakaraming mga kaguluhan nangyayari dito sa ating samahang ito. Dahil nalaala ko yung sinabi ni Father Lahi, tama yung sinabi ni Father Lahi, na dito galit na galit si Satanas sa samahang ito, dahil ito ang samahan na may dala ng katotohanan. Doon sa isang samahan, wala nang pakialam si Satanas doon dahil sa kanya na yon. Itong samahang ito ng Back to Christ, hindi ko makalimutan yung sinabi ni Father Lahi. Siguro marami nakarinig sa inyo na mga membro na sinabi ni Father Lahi, dito galit si Satanas sa samahan ito. Kaya naalala ko yan yung mga sinasabi ni Father Lahi nung umalis siya. Dahil pag alis niya, doon lumusok ang kalaban natin na nang gulo dito sa ating samahan. Kung matandaan ninyo, nung umalis si Father Lahi, sariwa pa sa isipan natin yung nangyari na gusto mag-take over ng kabilang grupo katulad ni Pamato. Doon tayo pinagpilian sa panahon ni Father Lahi kung sino yung mga tao na pumasok dito sa panahon ni Father Lahi. Pinagpipilian niya. Dahil ang sabi man ng Biblia sa banal na kasulatan, sinabi man na dyan, na ang kaharian ng Diyos ay katulad ng isang lambat na
nakahuli ng maraming sari-saring isda at dinala sa pangpang at doon pinagpilian yung mga nahuling isda. Yung mabuti, nilagay sa magandang lalagyan. Yung masama ay tinapon. So sa panahon ngayon, sa panahon noon, nung panahon ni Father Lahe, yung mga napili, yung napili nung panahon ni Father Lahe, nung umalis si Father Lahe, pinagpilian pa. Pinagpilian. So kung malaman ninyo, maraming mga nawala sa Back to Christ, maraming umalis sa Back to Christ dahil wala na si Father Lahe. Ngunit sumama tayo kay Elder Bear, na si Elder Bear ang may dala ng samahan na ito ng Back to Christ. Mga kaibigan, mga kapatid, mahabang panahon na kasama natin si Elder Bear, maaaring nagkaroon din ng mga problema, maraming pagsubok, maraming nanggugulo. Pero, nagtagumpay si Elder Bear. Bakit? Dahil si Elder Bear, naniwala siya sa sinugo na si Father Lahe, na si Father Lahe, siya ang dahilan. Kaya nagkaroon tayo ngayon ng kaligtasan at nakilala natin ang ating tagapagligtas na walang iba kundi ang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Hesukristo. Bakit ko ito binabanggit? Dahil ito'y angkop sa panahon ngayon, sa nangyayari ngayon sa atin dito sa ating samahan. Na pagpipilian tayo. Pagpipilian, napili na tayo, ngunit pagpipilian pa rin. Ngayon mga kaibigan, mga kapatid, umalis si Elder Bear. Ito na naman yung pagsubok na dumating dito sa samahan natin. So, ito pa rin, pinagpipilian muli tayo. Pagpipilian pa rin tayo mga napili na. Napili na dito sa samahan ito, sa katotohanan ito. Pero, pagpipilian pa rin tayo. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, magdasal ka na sana magdasal tayo. Lahat tayo mga kasapi ng Back to Christ, manalangin. Magdasal at humingi ka ng guide sa puso mo at isipan mo. Humingi ka ng guide sa bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Jesucristo. Na i-guide niya ang iyong puso at isipan para makapamili ka ng magandang daan. Dahil ang sabi ng Biblia sa Kawikaan 14:12, may daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan. Ibig sabihin, mag-ingat tayo sa pagpili ng daan, na yung daan na mapili mo ay sana daan yan tungo sa kaligtasan. Then, Biblia man na nagsabi, pinag-iingat tayo, may daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan. Kawikaan 14:12, nababasa man natin sa Biblia. Kaya, ito yung palaala lang po ito sa ating mga kapatiran na nakikinig ngayon dahil, mga kaibigan, mga kapatid, tandaan ninyo, ikaw ang mamili ng daan mo. Ikaw mismo ang mamili ng daan. Kung saan ka dadaan. Kaya nga yung sinabi ng Biblia na may daan na maluwag, may daan na makipot. Doon sa maluwag na daan, marami magsidaan. Ngunit, ang dulo noon ay kamatayan. Sa makipot na daan, yung daan na yan, makitid na daan at makipot, yan naman, ang dulo naman yan ay buhay. Kaligtasan, mga kaibigan, mga kapatid. Kaya mamili ka ng daan. Ito yung panahon ng pagsubok sa panampalataya ng bawat isa. Pagsubok ito sa panampalataya ng bawat isa na nagbalik loob tayo dito sa bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Jesucristo. Pakiusap ko lang sa ating mga kapatiran na nakikinig ngayon. Huwag kayong basta-basta maniwala sa ating mga naririnig na walang katibayan. Kung napakinggan natin yung kabilang side, pakinggan rin natin yung kabilang side at ikaw ngayon ang magtimbang-timbangin mo sa sarili mo kung sino ang nagsasabi ng tama at sino ang nagsasabi ng mali. Kailangan mapagsuri ka. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, narinig ko po doon sa
nagsalita sa radyo. Itong Palawan ay sinabi na ang sinasamba na sinasamba daw namin dito ay si Padre Lahina. Ako na ang nagsasabi, malaking kasinungalingan yan. Tandaan ninyo ang sabi ng Biblia, ang ama ng kasinungalingan ay si Satanas. Ha? Ito, wag, sasabihin lang natin yung totoo. Dapat manood kayo ng live dito sa Back to Christ, PTC Palawan, para mapanood ninyo kung may katotohanan ba yung sinasabi na ang sinasamba natin dito ay yung sinugo na. Bakit nasabi ng isang tao yan na ang sinamba natin dito ay si Padre Lahina? Dahil ayaw man niya sa mga doktrina ni Father Lahi. Pag nagsalita kasi tayo dito, pawang ang mga doktrina ni Father Lahi yung ating mga sinasabi. Hindi tayo dapat magsalita ng mga doktrina na galing sa ibang relihiyon. Bakit? Bakit tayo kukuha ng doktrina galing sa ibang relihiyon? Hindi ba yan katotohanan? Ang kukunin nating doktrina, yung galing sa sinugo, na ang sinugo na yan ay si Father Don Edmundo Makasalig Lahi, na sinugo ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos Panginoong Jesucristo. Kaya pag nagsalita tayo, binibida natin ang pangalan ng sinugo na siya ang nagsalita. Hindi ako pwedeng magsasabi na galing sa akin. Dahil pag galing sa akin, nagmamayabang ako. Ha? Nagmamayabang ako. Nagmamarunong ako. Hindi tayo pwedeng magyabang. Kaya yung sinabi ng sinugo lamang ang ating sasabihin dito. Ha? Hindi porke binabanggit natin lagi ang pangalan ni Padre Lahi na siya ang nagsabi. Ay sabihin mo na natin na si Padre Lahi na yung ating sinambang Diyos. Bakit? Bakit hindi nyo tanungin itong mga membro sa Palawan? Wala tayong binago sa turong aral ni Padre Lahi. Baka naman, yung pagiging ayaw mo sa mga doktrina ni Padre Lahi, baka yan ang nagbigay sa'yo ng dahilan. Baka yan ang nagbigay sa'yo ng dahilan na magkaroon ka ng problema dito sa pamumuna mo dito sa samahang ito. Ha? Kaya, tandaan ninyo mga kaibigan, mga kapatid, kung hindi ka naniniwala sa sinugo, wala kang karapatan dito sa Back to Christ. Ha? Hindi ka dapat lumagay sa Back to Christ kung hindi ka naniwala sa sinugo. Dahil kung wala ang sinugo, wala tayo ngayon sa samahang ito. Dapat isipin mo palagi na malaki ang utang na loob natin sa sinugo na si Padre Lahi, na sinugo ng bugtong at buhay na Diyos na mga Diyos, Panginoong Jesucristo, na pinakamakapangyarihan sa lahat. Dahil kung wala ang sinugo, ulitin ko, wala tayo ngayon dito. Kung naging milyonaryo ka dito, kung pinagpala ka dito, dahil yan, nakilala mo ang sinugo na siya ang nagpakilala sa iyo na mayroon lamang nag-iisang Diyos na dapat mong sambahin at paglingkuran na siyang magliligtas sa iyo at magbibigay sa iyo na maraming pagpapala sa buhay mo. Yan ay walang iba kundi ang bugtong at buhay na Diyos na mga Diyos, Panginoong Jesucristo na pinaka makapangyarihan sa lahat. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, hindi ko nahabaan yung aking paliwanag. Nais ko lang sagutin yung mga sinasabi dito sa Palawan na malaking kasinungalingan yan. Malaking kasinungalingan yan. Dahil ayaw mo sa sinugo, kaya ganun ang salita mo. At dahil ayaw mo sa sinugo, yan ang nagbigay sa iyo ng problema dito sa samahang ito. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, magdasal tayo, manalangin tayo, na sana samahan tayo ng bugtong at buhay na Diyos na mga Diyos, Panginoong Jesucristo, dito sa ating pagpapatuloy sa samahang ito. Wala tayong ibang pangarap kundi ipagpatuloy ang mga gawain na iniwan ng bugtong at huling sugo na si Padre Lahi, na itong mga gawain ito, ito ang gawain ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Jesucristo, na pinaka makapangyarihan sa lahat. Maraming maraming salamat. Walang pagkatalo.
lang sapat na kayamanan na maaaring ibayad sa ating buhay. Walang kabuluan ang lahat sa sanlibutan. O Kristo, ibig niya sa mundo to ang tatanggap.
Sabat po sa inyong lahat, mga kaibigan at mga kapatid. Ang lahat ng bagay ay may katapusan. Dito sa mundo, ang lahat ay lumilipas lang. Kaya manalig ka sa Diyos ng mga Diyos na si Jesucristo. Pagkat si Kristo ang dakilang kalungang ko. Bumalik ka kay Kristo, tiyak ang kalayaan mo. Bumalik ka kay Kristo, maligaya ang buhay mo. Bumalik ka kay Kristo, diringgin niya ang dalangin mo. At si Kristo ay muling makapiling mo. Sa langit, doon ako mananahan. Dito sa mundo ay bawang kahirapan lamang. Ang manalig kay Kristo makakasama sa kanyang trono. Bakit si Kristo ang dakilang kalungan ko. Bumalik ka kay Kristo, tiyak ang kalayaan mo. Bumalik ka kay Kristo, maligaya ang buhay mo. Bumalik ka kay Kristo, diringgin niya ang dalangin mo. At si Kristo ay muling makapiling mo. Si Kristo ang magpapatawad sa kasalanan mo. Pagsusundin mo siya, karamdaman mo'y pagkagalingin niya. Pagkat siya ang Diyos ng mga Diyos na walang katulad. Nga sa lahat, siya ang tagapagligtas. Bumalik ka kay Kristo, tiyak ang kalayaan mo.
Thank you.
Jesucristo. Samantalang ako'y natiwala, kanya ako natagpuan. Isang alaala ito na hindi ko makakalimutan. Pag-ibig niya kailangan walang pagbabago, walang katulad ang kanya. Walang kapantay na Panginoon ko sa araw-araw paglilingkuran ko siya. Ako'y natiwalag, kanya ako natagpuan. Isang alaala ito na hindi ko makakalimutan, na hindi ko simula siya ang verbo, at ang verbo ay suma sa Diyos, at ang verbo ay Diyos. Ang pinakamagkapangyarihang Diyos ng mga Diyos, Hesukristo. Ikaw ang ilaw ng aming mga paa at liwanag ng aming mga landas. Bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoon ka ng mga Panginoon at hari ka ng mga hari. Ikaw ang lumikha ng langit at lupa at sa lahat ng mga bagay na nakikita at hindi nakikita. Nanupat ang langit na mga langit siyang iyong tahanan. Ikaw ang walang dungis at kapintasan, at ikaw din ang nag-iisang pinakabanal at pinakasakdal na Panginoong Hesukristo na pinakamagkapangyarihan sa lahat, na walang katulad at hindi matutularan, na ikaw rin ang walang kapantay at hindi mapapantayan magpakailanman, sabagat ikaw ang walang simula at wala rin katapusan. Ngunit bumaba ka dito sa sanlibutan, nagkatawang tao, sa pinakamababang uri ng pamumuhay. Ikaw ay nagdusa at nagpakamatay upang mabawi lamang kami mula sa tiyak na kamatayan. Kaya ikaw, Hesukristo, ang aming tagapangalaga, tagapagtanggol, tagumpay at pagwawagi, pinakamabisang gamot sa lahat naming karamdaman. Ikaw ay nasubukan na ng libu-libong henerasyon sa apat na sulok ng daigdig, at nang dahil sa iyo ang kamatayan ay wala nang bisa, sabagat ikaw ang pinakadakilang tagapagligtas noon, ngayon at magpakailanman, sabagat ikaw ang buhay na walang hangganan. Kaya kami po ay umaasa na kami ay iyong ipagtatanggol sa lahat ng uri ng mga sakuna o kapamakan, at sa biglang kamatayan at sa lahat na masasamang tao, lalong-lalo na sa mga taong lumalapastangan at nagnanais ng aming buhay,
dahil sila ay nagagalit sa amin sapagkat sinabi namin ang katotohanan na ikaw ang aming pinakamakapangyarihan na tanging bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos na may-ari na walang katulad, walang kapantay, walang katapat. Katakataka, kangahanga, kamanghamangha, kagilagilalas, kagulat-gulat, kagimbal-gimbal at kagilagilabot na kapangyarihan. Upang wakasan, tunawin, durugin at puksain ang kapangyarihan ng Diablo na lumalaganap at namiminsala nitong kapanahunan ngayon. Sapagkat ikaw lamang, Hesukristo, ang nag-iisang pinakamakapangyarihang lalaki na kayang makapagbabago ng aming landas at sa takbo ng panahon. At ikaw lamang, Hesukristo, ang may mapagmahal na puso na kaya mong patawarin ang napakarami naming kasalanan. Kaya sana po, Hesukristo, kami ay magkakaisa sa isang panampalataya at isang pag-ibig upang kami ay maligaya na maglilingkod sa iyo, bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, ang nag-iisang pinakabanal at pinakasakdal na Panginoong Hesukristo mula ngayon at magpakailanman sa aming buhay. Amen. Buhay na buhay na si Kristo. Nagpakamatay lamang siya upang mabawi niya ako. Oh, oh, oh. Nabuhay siya muli at tumahan sa aking puso. Siyang tagapaglita ang buktong at buhay na Diyos. Walang sapat na kayamanan na marimay sa kikalitasan. Nagpakamatay siyang pusa upang tubusin ako. Sa dakila niyang pag-ibig, pinatawag niya ako. Siyang may-ari ng aking buhay, ang dakilang tagapaglitas. Buhay na buhay na si Kristo. Buhay na buhay na si Kristo. Happy Sabbath sa inyo lahat! Thank you for watching! Ay lamang siya upang mabawi niya ako. Oh, oh, oh. Buhay na si Kristo.